And for today's video, ang pag-usapan natin ano ba yung mga bakuna or mga vitamins na pwede nating ibigay sa patining stage ng ating mga alaga. Hi guys! Welcome to ABM Anen Manalo TV! Kung naalala nyo yung video na yan, ang diniscuss natin dyan, ano ba yung mga vitamins na ibinibigay naman natin or mga bakuna na pwede nating ibigay dun sa mula sa pakapanganakan ng ating mga biik hanggang sa bago siya ihiwalay or bago siya mag-enter sa patining stage. This video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga vitamins at mga bakuna at patining stage. So basically, meron lang tayo apat na most common na ginagawa sa ating patinis stage. Ito yung aming current na ginagawa sa aming mga babuyan na pwede mong maging pattern kung sakasakaling gusto mong mag-alaga or nagsisimula ka ng mag-alaga ng pagbababoy. But of course, lagi ko ang sinasabi, kung may mas maganda ka pang idea or mas may akma ka pang idea, paki-comment mo lang below para masubaybayan din ng ating mga iba pang nanonood ng ating mga videos. Okay, so basically meron lang tayong apat na common na binibigay or binibigay na pangontra do sa ating mga alagang baboy sa patining stage. Una-una diyan yung kontra pneumonia or yung kontra sa ubo, lagnat at pagsisipo ng ating mga alaga. So most common yan kasi iyan din yung isa sa nagiging sanhi kung bakit nababansot yung ating mga alaga or even namamatay at the early stage yung ating mga alaga. So kailangan nating ma-prevention yan, or ang sasabihin ko nga pala sa iyo is we should do the prevention than cure. Kasi kapag cure, ibig sabihin nandun yung sakit, gamutan na ang ating gagawin, so naabala sa paglaki yung ating mga alaga. Okay, the second one is about sa pagtatae. So, ito rin yung isa sa, tulad ng pneumonia, ito rin yung isa sa pinaka most common reason kung bakit nababansot ang ating mga alagang baboy. So, kailangan natin magkaroon din ng prevention sa ating pagtatae. Pangatlo ay yung vitamins or yung pampagana para naman, although may mga nutrients na tayong binibigay doon sa nakuha nila sa feeds, pero kailangan natin i-push pa by giving ng mga vitamins para hindi naman masayang yung ating effort at puhunan kung hindi naman natin na ma-reach yung maximum na dapat ikalaki ng ating mga alaga. So, kailangan natin bigyan sila ng pampagana. And number 4 is yung ating kontra sa bulate or yung pagpupurga ko. So, importante gawin natin yung pagpupurga at para hindi na maagawan pa dun sa mga nutrients na ipinapasok natin sa sistema ng ating mga alaga. Dahil kung maraming bulate sa tiyan yan, pagpasok pa lang ng mga pagkain, sila na yung nauunang makakuha ng mga nutrients. Sila yung tumataba instead na yung ating mga alaga. Okay, yan yung mga apat na most common namin ginagawa sa practical. Of course, kapag may mga technical ka pang hiningi doon sa ating mga technicians or sa ating mga veterinaryo, maka may mas madagdag pa dyan. And of course, kung halimbawa rin na may mga iba pang sakit na naaranasan yung baboy mo, maliban doon sa mga nabanggit ko, mas maganda na dumirekta ka na kaagad sa pag-inquire o pagpapa-check up doon sa ating mga expert. Alright, una-una sa pangontra pneumonia, ang binibigay namin ay Betrazine Gold. Reminding din kita na yung ating mababanggit na mga gamot or mga vitamins ay hindi sponsored itong video na to. Sinasabi ko lang kasi ito yung ginagamit namin sa ngayon. Ngayon din, kung ikaw ay may ibang ginagamit at sa palagay mo ay mas effective, i-comment mo lang below para makita din ng ating mga iba pang mga viewers. Tulong-tulong na lang tayo para ma-relay natin yung ating message sa mga nag-aalaga. Kasi isa lang din naman yung goal natin or advocacy natin na makapag-produce tayo ng quality pork meat sa ating mga kapwa Pilipino.
Okay? So, yun, ang ginagamit namin ay Betracin Gold. So, ang pagbibigay namin ng Betracin Gold ay parang tatlong cycle sa buong buhay ng patining, ng patiner. So, ang ibig kong sabihin, tatlong different days or weeks kami nagbibigay. So, ang pinakauna dyan ay yung pagkuha mo pa lang ng biik mula doon sa pinagkunan mo. So, first to 7 days, nagbibigay na kami. Ang ginagawa namin, dalawang kutsara, tinutunaw sa isang galon na tubig, tapos yung nilalagay namin sa aming drinker or doon sa nipple drinker kung meron kayo, mas maganda. So, ilagay nyo lang doon. So, dadaloy na yon at masisip-sip na ng ating mga alaga. Kapag ginawa mo yan, tuloy-tuloy yan sa 7 days. Kada maubos, magtimpla ka lang ng tuloy-tuloy lang pagtimpla mo. Tapos magpapahinga ka, uulitin mo ulit yan sa 28 to 35 days. Same cycle, say dalawang kutsara uli sa isang galon, tapos 7 days. Tapos, ang pinaka-last na gagawin mo ay sa 56 to 62 year, day old ng iyong mga alaga. So, ganun ulit, dalawang kutsara, isang galon. So, ulit-ulit yun sa hanggang sa ikapitong araw. Tapos, yun na yung pinaka-last mo na bibigyan ng Betracin Gold yung iyong alaga. Itong ginagawa namin na to ay para sa prevention. Kasi as much as possible, ayaw namin na magkaroon ng sakit and then i-cure mo yung sa alaga mo. Kapag ganun na yung scenario, ibig sabihin, may chance na mabansot yung iyong alaga or maabala na yung paglaki ng alaga. Napaka-importante kasi na tuloy-tuloy yung paglaki ng ating baboy para pagdating ng 4 na buwan, marireach niya yung maximum na dapat niyang ilaki. So yun, kasunod naman ay yung kontra sa pagtatay. Yung kontra sa pagtatay kasi, ang payo ng karamihan dito ay kapag nagpakita lang ng sintomas or yung halimbawa tumatay na ng tubig o kaya ang malambot na malambot, kulay lupa o kulay abo yung lupa niya, ay yung tae niya, ibig sabihin na nakakaranas ng pagtatay yung iyong alaga. So ang ginagawa dyan ay mag-i-inject ka ng Bacterid. Yan, Bacterid yung ginagamit namin, isang ml lang kada dun sa may sakit. And then ginagawa yan 3 days tuloy-tuloy dun sa may sakit na baboy. Or like for example, tinait siya first day, tapos on the second day, uulitin mo siya hanggang sa third day. Kung sa second day, tumigil na yung pagtatay niya, ituloy mo pa rin yung third day. But actually, sa aming case, nagbibigay pa rin kami nito kahit sabihin na natin hindi tinatay yung aming baboy. Pero once lang, para lang ma-prevent or para lang sa prevention, so nagbibigay kami ng Bacterid kahit na medyo lumambot lang ng konti yung tae, so nagbibigay na kagad kami. Para, ibig sabihin, sa prevention pa rin kami. Sabi ko nga sa iyo, isa din ito sa most common reason bakit nababansot yung ating mga alaga or naabala ang paglaki ng ating mga alaga. So, as much as possible, ang goal natin is prevention. Okay? Ang pangatlo nga, yung ating pampagana or vitamins. Ang binibigay namin na vitamins ay B-complex. So doon na kami naka-focus sa B-complex na doon sa ating mga patining. Kung naalala nyo yung previous videos natin na tungkol sa mga bakuna naman doon sa pagka-anak pa lang hanggang sa maiwalay, meron din kami binibigay na Bexan SP. Actually, yan din yung ginagamit namin doon. So parang follow-up lang this time. Kaya nga importante na tinatanong mo yung kung hindi man ikaw nag-alaga nung o hindi man sa iyo nang galing yung biik, yung pinagkunan, tanong mo yung records niya. Kasi doon pa lang may Bexan SP na binibigay siya, tapos ngayon parang uulitin mo lang. So ngayon, ang pagbibigay ng Bexan SP is ika-25th day ng paghiwalay, ibaling ka lang ng 25 days, doon ka magbibigay ng Bexan SP. So 3 ml kada baboy. So, ganun lang. Iturok mo lang yung 3 ml, tapos once lang yan hanggang sa patining stage. And then, okay na yun. Kasi nga, may vitamins na siya dun sa early stage pa lang ng ating mga alaga. Kung ikaw ay nang nag-alaga. Kaya importante nga, sinasabi ko, alamin mo yung history nung nakaraan.
nag-alaga ng baboy. Tapos yun, yung panghuli natin ay yung pampurga o pagpupurga or yung kontrabulate. Importante yan kasi halimbawa, nagbibigay ka nga ng mga nutrients, yung mga feeds na binibigay mo, may mga nutrients yun. Tapos may pagdating niya sa tiyan, mayroong mga bulate pala. So sa bulate yung nakikinabang. So hindi lahat pumapasok sa sistema ng ating baboy. So hindi rin na ma-maximize yung paglaki ng ating mga alaga. So importante na pinupurga natin siya bago talaga siya lumaki ng lumaki or pumunta talaga sa growing stage. So ang ginagawa namin yan, ika 55 hanggang ika 60, alanman sa araw na yan. So magsimula, basta 55 hanggang 60, once ka magbibigay. So ang ginagawa namin dun sa, ang binibigyan namin ay Latigo 1000. So ang Latigo 1000, sachet yun na 10 grams. Yung sa 10 grams na yun, tatlong baboy na pwede mong makagamit. Kasi kung maalala nyo, yung mga early stage niya, isang pack niya, 10. Pero kasi ngayon, malalaki na. Ina-expect natin malalaki na yung baboy. Could you imagine? Na halos 90 day old na yung ating mga alaga. So malaki na siya. So 2 months na bali sa growing stage o sa patterning stage. So kailangan ay medyo malakas ng konti yung bibigyan natin. So isang pakete, tatlong baboy. So kung may 10 ka, lagyan mo na lang ng 3. Oh, pwede na yun, yung 3. So yun, yan yung ating mga ibinibigay dun sa patterning stage ng ating mga alaga. And mga common lang yan, 4 na common na kailangan nating kontrahin na pwedeng maranasan ng ating mga alaga at growing stage or patterning stage. Ngayon, kung sinasabi ko nga, kung may mga iba pang kondisyon yung mga alaga, might as well na mag-consult ka na lang dun sa ating mga veterinarian or mga technicians para mas mabigyan siya mas nararapat na kagamutan or cure dun sa nararanasan ng iyong baboy. Okay, so yan lang muna ating ma-share today, which is ano ba yung mga vitamins o bakuna na pwede nating ibigay sa patterning stage. Ito yung ginagawa namin ngayon, ito yung practical namin ginagawa. For this video, ang sinishare ko sa iyo yung actual naming ginagawa at palagay ko effective naman as of now. Alright, so thank you for watching and see you next time. Bye-bye!